Good morning or good evening sa mga kayo naroon at maraming salamat sa panonood. But if you are first time to my channel, my name is Achiever, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang homicide at murder. Yun, napakaganda hong topic yan. Kasi nga pala, maraming salamat sa mga nanonood nating OFW, mga bayani ng bayan. Mabuhay po kayo. Ito po. So ngayon po ang i-distinguish natin yung homicide at murder. Yun. So, may parehas po itong may mga elemento. At pareho po itong killing of person. Yun. It's a crime against person. Ngayon po, so himay-himayin natin, unahin natin yung homicide. Mas mababa ang konti kaysa versus murder. So ang homicide po ay killing of person. Ito ay walang intention o parang yung na-aksidente mo lang na napatay. So walang pagpaplano. So homicide yun. So ngayon, ang murder naman, in short, killing of person siya. But, ang mga tinitingnan dito yung pag-investigator, ang pinupokusan nila dito yung premeditation at saka yung intention. Yung pong dalawang bagay na yan ang ini-establish ng maigi ng investigador or ng pulis na naka-assign sa kaso. Unang-una po, yung premeditation or pagpaplano, pag meron yan, at yung intention. Pag na-establish niyan, isa sa mga yan, papasok po yun sa murder. So, yung pagpaplano, malinaw. O ano ba itong intention? Example, inabangan na ngayon. Ngayon, sa galit sa'yo or idinipinsan mo yung sarili mo, pero ayon sa iyong kaalaman, dapat sana i-neutralize mo lang yun attack sa'yo. So, nung man-neutralize mo na, talagang sinadya mo yan. Habang neutralize mo, sinadya mo siyang patayin. Na-neutralize mo na, dinurog mo pa. Nilagyan mo ng bato, sinaksak mo pa ng sa likod, lalo pa sa likod. Or maraming bisis sa harap mo, kahit maraming bisis. So ngayon, ang magiging kaso mo doon, hindi homicide, murder na. So ngayon, pag pumasok sa murder yung kaso mo, ay walang bail. Versus mo sa homicide, na bailable siya. Yung ganyan pagkakaiba. Malaki. Bail, homicide, bailable. Non-bailable, murder. Naaalala niyo ba before may isang may impluensyang tao na nasangkot sa murder? Hindi naman sa ating kaalaman na isa siyang malaking tao. So ngayon na-involve siya ang kinakasa kanya murder. So ngayon dahil sa mayroon siyang salapi, meron siyang workers na magkatrabaho noong kaso, so pilit niyang pinapasok sa homicide para magkaroon siya ng bail. At alam mo naman, pag nag-bail, so meron kang temporary na kalayaan. At pag nakapile lang yung kaso mo, siyempre nasa labas ka. So alam niyo naman, pag nakapile, gaano ba katagal yung filing ng pag nakapile yung kaso mo sa court, di ba? Sabi ko nga sa justice system natin, sa court ang pinakamalala. Tumatagal ang kaso ng more than 25 years. Kung ikaw man ay nagkakaso or nakasuhan, baka mauna ka pa sa kaso mo. Yung kaso mo buhay pa. Pero yung nagkakaso, dead na. Yan po ang pagkakaiba, malaking pagkakaiba ng dalawa. So maraming salamat, at kung gusto mo tong mga ganitong content,
sa mga crime orientation at awareness, mag-subscribe ka sa aking channel. At don't forget, pakishare na lang po para madumami yung matulungan. So, thank you for watching. My name is Achievers.